Hello guys, welcome back to my channel. Alam niyo ba po ang mga mabibisang pangungontra sa mga inggitera? Ganon din po doon sa mga hindi nyo nalalaman na naiinggit na pala sa inyo at sila ay nananalangin sa inyo ng masama. Ito ay mabisang mabisa kung anumang panalangin sa inyo na pangit ay sa kanila ang talab. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. Ay nakaranas na kaingitan ng iyong mga kaibigan or ng ibang tao. Ito po isa sa mabisang pangontra para hindi ka nila kaingitan at para hindi sila mainis sa'yo. Ikaw ba po maano po muna natin? Ikaw ba ay nakaranas ng mga ganyan na okay sila pagkaharap ka pero pagtalikod mo, patay na, yan na. Ang tawag po dyan ay backfighter. Yung marami po mga ganyan tao na akala mo okay sa'yo, kagaya po na may nag-email po sa atin na mismong kaibigan pa talaga niya na Pinay na kasama niya sa trabaho, isa po siyang OFW na pinagsabihan niya lahat-lahat ng kanyang mga problema sa buhay, yung pala eh siya'y chinichismis na, nalaman na lamang niya, eto'y kalat na, tandaan niya po ay isang best friend niya lamang na tinuturing ang nakakalam ng lahat-lahat na iyon. Kung sino pa talaga ang kanyang pinagkatiwalaan, ay siya pa talagang sumira sa kanya. At nung nalaman niya pa, ganito pa po, istorya, nung nalaman niya pa yung na pinagsabi na siya ng kanyang tinuturing na best friend, ay instead na humingi ng pasensya, ay lalo pa siyang siniraan. Kumbaga, yung pala ay may lihim ng inggit sa kanya na hindi niya nalalaman. Yung po, napakahirap mo ngayon sa panahon ngayon. Talagang pamilya mo lamang talaga ang masasabi mong talagang tunay sa'yo. Yung anak mo, yan lang talaga ang masasabi mong talagang tapat na tapat sa'yo. Parang sa panahon ngayon, hindi mo na masabi kung kaharap mo ay okay sila o pagtalikod mo ay wala na. Kaya mas mainam. Kung ikaw po ay merong mga sikreto, ay isikreto mo na lamang na malupit. Or kung gusto mo nyo mag-release ng inyong mga nararamdaman na sikreto, isulat nyo po yan sa isang papel at ito po ay inyong sunugin para walang makakaalam kahit sino. Kasi po may mga naunawaan ko po at yan ay nadanasan din natin. Yung bang parang gustong-gusto mo siyang ikwento sa isang tao para ma-release ang iyong nararamdaman. Para kung yan po ay mga problema, makabawas ng inyong nararamdaman. Yan. Relate na relate tayo sa ganyan. Kaya lamang po ay hindi natin saklaw ang isipan nila na maaaring kapag talikod natin ay maaaring or pag nainggit sa atin or nagalit sa atin ay ikwento lahat yung mga sikreto na dapat ay sikreto lamang. Hindi natin sila saklaw kasi mahirap din naman yung mga ganun kasi kung ikaw lumagay din sa katayuan nila na lalo't ikaw ay napasarap magkwento, di ba? Kahit ikaw ay mararanasan mo yon, pero lamang kung ikaw talaga yung tipo ng tao na talagang kahit anong mangyari, kahit bitin ang itlog mo ay hindi ka talaga magkukwento. May mga tao rin naman talagang ganun, talagang sobra silang honest. Honest din naman yung iba, kaya lamang napapasarap ng kwento. Iba rin talaga yung, alam nyo na yung kasabihan nga natin, na ang agos ng tubig sa ilog ay kayang pigilan, ngunit ang ating bibig ay napakahirap, di ba? Yun po, lalo tayo po ay napasarap ng kwentuhan at sabihin natin eh, hoy, may sasabihin ako sa'yo, ito'y sikreto lamang ha. Mangako ka muna, mangako ka. Sikreto lamang. Eh di syempre, sasabihin ang kausap mo, oo nga, pangako nga, ano ba yun? Chichika mo na. Napasarap na, nasimula na, eh di tinapos na hanggang dulo. Lahat ng buong istorya ay naikwento na. Kasi nga po, may kasabihan tayong ganyan na pakahirap. Kahit sabihin mo, mabuti namang siyang tao, kaya lamang eh,
hindi maiwasan yung pag napakwento ay nagdire-diretso na. Pero iba rin syempre yung usapan naman ng inggit. Ito naman ay pangontra para hindi ka kainggitan. Kasi alam niyo po yung inggit, una, nakamamatayan. Pangalawa, dagdag bawas na ang kwento kapag po inggit, hindi buong detalye ang kwento. Yun naman, iba naman yung istorya ng madaldal at iba naman yung istorya ng iba namang usapin yung inggit na may dagdag bawas sa mga kwento. Kumbaga, ikaw ang pasasamain. Inggit kasi ang dumadaloy sa kanya. Kaya, ikaw, pasasamain. May mga ganyan naman tao na instead na yung totoo naman na ikukwento niya, dadagdagan niya pa, tapos pasasamain ka pa. Ganun ang nangyari sa kanila. Kaya lalo po silang, kumbaga, yung isa ay gusto nang umuwi, gusto magpa-apekto sa ganun sitwasyon. Ay tuwa-tuwa naman yung bruha kapag nangyari yan, kapag ikaw ay nagpa-apekto. Ganito po ang mga ritual para sa mga taong inggitera na una ay tsumi ka na, idinaldal ka na, dinagdagbawas pa, kumbaga ikaw pa ay pinasama. Dahil nga sila ay inggit, kaya po ginagawa nila yon. Kasi kung hindi naman sila inggit sa'yo, wapaki naman sila, ba't ba kailangan pang ikwento, diba? Deadma ka na lang. Kung sila yung taong ganun, maigi pa nga po yung mga taong ganun, yung deadma na lang. Bakit ko naman ikukwento? Wapaki ko naman sa'yo, diba yung mga ganun? Kesa doon sa nadaluyang pa ng inggit sa katawan, nagdagdag kwento pa, dagdag bawas. Yan po yung tinatawag doon. Ngayon, ito po ay napakabisang pamamaraan para ikaw po ay hindi kainggitan ng tao. Or kung ikaw ay kainggitan niya at pananalingan ka niya ng masama, or kaya ichichismis ka niya ng masama, ito po ay mabilisang karmang balik sa kanya kapag ginawa niya po ito. At kung ikaw ay nakaranas na ng mga ganitong sitwasyon, ay mainamay humarap ka sa may silangan ng Tuesday or Friday, mamili po kayo para mabisa po at mabilis ang talab. Tuesday and Friday, dito po sa silangan, 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. At kumuha po kayo ng isang mineral na sa tubig po ng baso. At kung kayo po ay nakaranas na nito, kumuha po kayo ng isang basong tubig. Lagyan nyo po ng konting asin lamang, isang kuwit lamang ganyan at ilagay nyo doon at haluin nyo po siya. At ito po ay gawin nyo ng Tuesday and Friday, humarap po kayo sa silangan. Ang oras po niyan ay 6:37 hanggang alas 8, yung lagi ko pong sinuturo po sa inyo, humarap po kayo dyan. Humiling po kayo sa araw, sabihin nyo po lahat ng mga ginagawa nila sa iyo na pagiging backfighter na hindi mo naman sila inaano, ay bahala na ang may kapal ang gumanti sa kanila. Biglain sila ng karma ng mga pinagagawa nila sa inyo at mas matindi pa ang gawin niya manyari sa kanila sa mga pinagagawa sa iyo. Mas triple pa. Ganon po yung mga sasabihin nyo. Tapos kung marami pa po kayong mga hinanaing na gusto nyong i-release, i-release nyo po yon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa araw. Kung ayaw nyo pong ibuka sa inyong bibig, sa isipan nyo lamang po, basta manalangin po kayo ng taimtim mula sa inyong puso. Pagkatapos yung pong inyong hawak na tubig na may asin, yun po ay energize nyo ng mga 5 minutes. At pagkatapos po nun, inumin nyo po siya dire-diretso. Yun po ay lahat ng mga salita sa inyo na pangit, yan po ay mawawash out at yung kung ano man ang mga nangyari at mga ginawa niya sa'yo, yun po ay antulin ng balik sa kanya. Yun po ay pinakamabisa na pamamaraan para bumalik agad sa kanya, bigla ang tapik at mas malupit na karma ang babalik po sa kanya kapag yun po ay ganun-ganun na ritual na ginawa nyo. At manalangin po kayo. Tapos ganito po. Kunyari may kinukuha kayo sa inyong kalooban at ito po ay binabato nyo doon sa silangan. Sabihin nyo po alisin na lahat ang kamalasan at ilayo kayo sa anumang mga inggit ng mga tao. Kasi po may tao po talagang inggitin. May mga ganun kasi, kumbaga marami kayong kakayahan at higit kayo sa kanila kaya po kayo ay kinaiinggitan. May tao kasing ganun malakas ang kanilang appeal or malakas po ang kanilang charisma at talaga namang center of attraction na kapag nakita ng ibang tao, ay wow, anong meron to? Or kaya, kung ikaw marami kang katangian na wala siya, na kinaiinggitan ka lagi, ganun po yon. Kasi alam nyo ba po, napakapangit din naman. Kumbaga, hindi naman sa napakapangit kung ikaw masyadong ganun. Mahirap.
pag may kakilala kong ganyan, na masyado siyang inggitin, una po, hindi na masyagandahan. Pero, ang lakas ng dating niya. Ngayon, kapag siya nagsalita, parang mapapatingin ka na lamang na parang ganun kalakas ang kanyang ano ba tawag doon? Basta, parang malakas ang kanyang mga karisma at saka base sa kanyang pananalita din. Hindi naman siya mayabang, hindi rin naman siya ganun kayaman, pero inggitin po talaga siya. Parang mas nagugrupo siya kasi sa mga mas ahead siya. Kaya siya madalas na nakakaingitan. Yan. Kung kaya may ano ko sa inyo, hindi naman sa pagana. Halimbawa, ikaw ay mataas, ay di bumarkada ka na lang din po sa mas mataas sa'yo. Kasi kapag ikaw ay bumarkada sa mababa, ay lalo ka na lamang kaiingitan nila at yung mga ganyan, ay kaya hindi po sila nag-aasenso dahil sa ugali nilang mga ganon. Pero hindi ko sinabi lahat ng mga, yung mga kaya hindi umaasenso, hindi po. Dahil hindi lamang dumarating ang timing ng para sa inyo. Basta po, manalangin, sarili isipin, wala tayong pakalam sa iba, huwag tayong maninira ng kapwa, huwag tayong mga ano ng kapwa, yan po ay, kumbaga, bibiglayin na lang kayo, basta gumawa po kayo ng ritual. Pero yung mga ibang tao, kaya po sila, hindi dumarating yung mga wini-wish nila. Kasi una, marami silang puot sa kalooban, marami silang inggit sa kalooban, marami silang mga pinagagagawa na against na hindi nararapat. Kaya yan po ay, kumbaga, sila ay naiinggit sa iba. Pero kung ako sa inyo, kung kayo ay tao na nanonood na ganito, huwag po kayong magagalit sa akin. Kumbaga, sa akin lamang, i-build up nyo yung sarili ninyo. Instead na kayo po ay mainggit sa iba, halimbawa, magawin nyo na lang siyang huwaran. O kaya, tanungin nyo po siya kung ano sikreto niya, ba't siya ay ganon, bago gayahin nyo. Pero wag na wag po kayong mananalangin ng masama at wag na wag din po kayo na maiinggit. Gawin nyo lamang po siyang huwaran. Tapos gayahin nyo. Kung ayaw naman mag-share, kasi may mga tao rin ganon na ayaw mag-share ng mga secret nila, ay di mag-research na lamang po kayo. Gayahin nyo na lang po yung binibidyo ko. Yeah, charot. Ayan. Kumbaga, hindi. Ano lang po, kumbaga, pinapatawa ko lang kayo. Basta, mas mainam, iwasan ng inggit, at tapos, gayahin na lamang sila, tapos, huwag kang manalangin ng masama, huwag kang gamuha ng masama, para lahat ng mga wishes mo ay agad-agad matutupad. Mas, kung ano pa yung hiniling mo, kaunti lamang, grabe pa ang darating sa yung blessing kapag ganun ka. Yung po tinuro ko sa inyo na tubig at asin, yan po ay napakabisa. At talaga namang, ang dami ko nang naturuan na ganyan, na talagang sila ay ansama rin ang kanilang kalooban. Kumbaga, pang wash out din po yung nasama ng kalooban. Kasi maaaring ikaw ay maging bitter kapag nangyari sa iyan. Kumbaga, ikaw ang magdadala kapag ikaw ay naging bitter. Kaya, kalmado ka lamang. Kaya yung tubig at asin ay isa sa mga pangontra na pinakamagandang pangontra sa mga inggitera. Para kung ano man ang mga ginawa nila sa'yo at kinainggitan ka nila at chinismis ka nila, yun po ay napakatuloy ng balik sa kanila, basta ganun-ganun. Ikaw po ay manalangin sa may silangan, sa may papasikat ng araw, at yan ay mabilis na magagrant ang mga wishes mo, tapos sasabayan mo pa ng pag-inom ng tubig na may asin. Yan ay pantaboy ng mga negative na itinapon sa'yo para sa kanila ay mabilis ang karma. Yun. Yan po ay gawin nyo na kung iyan po ay nararanasan nyo dahil sinisigurado ko namang may tubig at asin sa inyo. Kaya yan po ay gawin nyo na, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. At kailangan, pero gawin nyo po yan ng Tuesday or Friday. Isang beses lamang po yan. Pero kung gusto nyo po lagi na mag-wish at kayo nakakaramdam ng mga ganyan, negativity, kagaya na tinuro ko rin po yung asin muna sa ilalim ng ating dila at huwag ka munang iinom. Kapag nakaramdam kayo na parang kilakilabot at parang may kakaiba na nararamdaman, yan po ay gawin niyo. At pagkatapos po yan, pag naman marami mga naiinggit sa inyo at marami ng mga paninirang nakakarating sa inyo, pang wash out at pantapik agad sa kanila, balik agad ang karma sa kanila, ganun po ang inyo pong gawin. Yan po ay para hindi rin kayo kainggitan. Unang tingin pa lamang sa inyo, hahanga na lamang sila at hindi na sila maiinggit pa sa inyo. Yun na lamang ang kanilang gagawin. Basta gawin nyo lamang po yung ganun-ganun ang mga ritual na itinuro ko sa inyo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Ang lagi tatandaan ang mga gumagawa po ng ritual ay sikretong malupit at hindi po pinagsasabi at kailangan ay lubos ang paniniwala para mas mabilis po ang talab. Yun lang po guys, salamat po sa panonood.